Hello po mga bossing, very special po itong gagawin ko. So binalik ko po yung dalawang Yagi antenna. So yung isang pinakamalaki na Yagi antenna na para bang 14 dBi. Tapos yung pinakamalit na Yagi antenna, yung para bang 13 dBi yun. So distansya kay Super Galaxy Ultimate. So mga distansya nila ay mga dalawang tangkal sa Super Galaxy. So okay, mag-speed test tayo. At para kay boss Omi ng VN007 plus na mag-speed test tayo. So unahin natin mag-speed test sa 4G, tapos later on na 5G SA, then later on antag natin yung itong dalawang Yagi, tapos yung Super Galaxy port. Okay, baba muna po ako. Okay mga bossing, kabababa ko lang sa bubong. So ito nga pala yung dalawang Yagi antenna. Nakaset sa 4G. Ito yung antenna 1, tapos antenna 2. Then yung 5G antenna na Super Galaxy nasa 5 and 6 na ports dito sa ilalim. So ito yung Super Galaxy antenna. Tapos ito yung dalawang Yagi antenna. Okay, ulitin ko, ito yung 4G. Tapos ito yung 5G SA. So, okay. Bali, apat na ports lang pinagawa sa akin ng customer ko. So, okay, mag-speed test na po tayo. Hello po mga bossing, ngayon po yung na-setup natin itong VN007 Plus ni Boss Omi. So ngayon dahil naka-input na po yung mga outdoor antenna gaya ng Yagi, tapos itong Super Galaxy Ultimate. So yung itaas muli yung 1 and 2 yung naka-Yagi, tapos yung 5 and 6 yung Super Galaxy Ultimate. So ngayon po naka 4G tayo. So ibig sabihin niyan naka Yagi antenna. So okay, speed test tayo. Oops. Okay, smart. Oops, ba smart. Smart Makati ako. So far so good po. Pakyat siya ng 70. Mabal siya ng 70. Okay. 71, 73. Okay. At mamaya-maya konti ililipat natin sa 5G NSA. Okay, set up natin ito. Internet function pala. Okay mga bossing, ngayon ay nasa 5G NSA tayo. So yan yung 5G NSA, yan nasa antenna number 5, tapos antenna number 6.
So antenna number 5 at antenna number 6 ay naka Super Galaxy Ultimate. So ngayon ay papasok ng 80, 90s. So yeah. Okay na rin. Mukhang na medyo maulan yung mabot sa labas. Okay. So ngayon po, tatanggalin natin yung itong Yagi at yung Super Galaxy. Test natin ng walang outdoor antenna. So ngayon, simulan natin sa 5G NSA. Yan. Okay, tanggalin ko po yung outdoor antenna at observe niyo po itong dashboard. So ngayon bumagsak siya sa number 1 bar. Okay. Ito kanina yung 4G. Tapos ito yung 5G NSA. Mas lamang yung upload niya. Mataas yung 33, tapos yung upload ng 5G. Pero every time to time, nagbabago talaga yung speeds natin na. So, okay. Simulan natin sa 1 bar nang walang outdoor antenna. Ayos ah. Maski 1 bar nasa 36, malakas pa rin ah. Okay, 5G 1 bar, 5G NSA pala siya. Okay. Ngayon, set natin sa 4G. Yung 5G NSA, para bang sa dito SIM yun eh. Okay, pero since smart tayo or globe, 5G NSA lang yun. So, set natin sa 4G. Uy, nag 2 bars. So yung 4G ay 1 bar din, okay. Pero wag natin masyado small yung 1 bar na yan. Pero sige, try natin. Okay, 4G 1 bar na walang outdoor antenna. Umantakin niyo, maski 1 bar lang yan, pwede siya pumalo ng 20
15 to 20 mbps na walang outdoor antenna. Okay, balikan natin. Ito yung 4G na mayroong outdoor antenna. Tapos ito yung 5G na may outdoor antenna. Tapos ito naman po ay 5G na walang outdoor antenna. Tapos ito yung pinakalast naman ay 4G na walang outdoor antenna. So, meaning to say, tested pa rin po itong modified natin itong VN007 Plus. Okay, maraming salamat po kay Boss Tony. So, ready to lalamove. Wait ko na lang po at yung driver dito. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood at ako muli si Mr. Ramos. Paalam po.